Hi guys! Welcome back ulit sa ating channel at nandito ulit tayo sa Manukan kasi i-check natin yung mga broiler natin ngayon guys. Ngayon ay pang 26th day na nila at titimbangin natin sila ngayon kasi kapag umabot ng 28th day at dumating na sila sa punto na yung timbang nila ay 1.3 kilo, may kukuha na sa kanila. So ngayon, ito yung timbangan pala natin. Ayan. So ito yung timbangan natin guys. Papakita ko lang muna sa inyo kung hanggang saan yung timbangan natin. Yan, naka-zero yan, di ba? So, 500 kalahating kilo. Pag bumalik siya dito sa zero ay isang kilo na yan. So, testing natin. Yan, kamay ko. Ikuan muna natin. Ayan, kalahating kilo. Isang kilo. Pag sumobra, ayan. Yan na yung pinakasagad, guys. Ayan, oh. Ayan. Ay 1.150 lang yung kaya niya guys. 1 kilo and 150 grams lang yung kaya niya. Ayan. Ayan. So kapag magtimbang tayo ng manok ngayon para makita natin kapag umabot siya ng 1 kilo and 150, ibig sabihin sagad na itong timbangan natin at yung manok natin ay mas mabigat pa. Siguro aabot na siya ng 250 to 300. Yan po. Yan. So pasensya na po guys dito sa ating timbangan. Medyo luma na pero gumagana pa. Yan po, isang kilo. Isang kilong timbangan. So meron tayong manok dito ngayon nga titimbangin guys. Magtimbang tayo ng isa. Ito yung kinuha nating manok. Yan po. Para lang po sa kaalaman ng lahat, meron akong inilipat dito sa luma nating kulungan na 30 pieces. Yung iba ay nandun pa. So inilipat ko sila dito at nilagyan ko sila ng yung kanilang kainan talaga para ito yung unang i-dispose natin. Halos magkapareha lang ng laki doon guys, tsaka ito. Pero ito, ginusto ko na hindi na sila naka-ano sa lupa, hindi na sila naka-tapak sa lupa kasi pa-dispose na sila para maging malinis yung katawan nila. So, yun. Para hindi na sila makakain ng kung anuman. So, dapat, so, dito ko na sila talaga nilagay. Right? So, meron tayong gagawin pala sa bahay, guys. Gagawa tayo ng malaking kulungan. Ililipat natin yung broiler natin sa bahay. Pero, ito, itong manok na to ay 26 day na po. Pakita natin ng maayos. Ayan po guys. Siya po ay 26 day. At normal mo sa manok na ganyan yung kuha niya. Parang nakayuko na kasi mabigat na yung katawan niya. At malaki na yung, yan o. Yung likuran niya. Ito. Malaki na. Yan. At busog naman. So titimbangin natin 'to ngayon guys. Kapag umabot siya ng mga 1.3 siguro sa Friday, pwede na natin 'tong i-dispose. So kukuha tayo sa Friday ng panibagong timbangan. Kukuha tayo ng yung medyo malaki para makita talaga natin. Pero sa ngayon, ito muna kasi hindi pa ako naka-ready doon sa timbangan. Ayan, makikita nyo yung paa. Medyo malaki na talaga yung paa. Yan. Harap ka muna dito, no. Oop. Ayan po yung harap niya, guys. Ganyan po yung itsura ng ating 26th day na broiler. Normal po yan na talaga na nag-ganyan sila, oh. Parang hinihingal. Mainit po kasi yung katawan ng broiler natin. At makikita nyo, guys, no. Yung balahibo niya dito. Hindi pa masyadong tumutubo. Yung dito sa ulo, pasimula pa lang tumubo. Sabi ng iba, dapat mas makompleto daw to, tsaka i-dispose. Pero sa pagka sa akin, pagka umabot na sila ng 1.3 kilo at kahit na konti pa lang yung tumutubo, i-dispose na natin yan. Ayan. So timbangin natin, ganyan po siya. Oh. Tingnan yung timbangan natin at yung manok natin. Sobrang laki ng manok natin guys.
So, try natin itimbang. Huwag kang tumalunok. Ayan. Op. Ayan. Ayan guys, makikita nyo. Angat natin konti para makita nyo. Ayan yung zero. Tapos, ayan na siya. Ayan o. Umabot na siya ng 1.150 grams. 1 kilo, 150 grams. Sa pagkaganyan guys, sagad na yung ating timbangan. So iniisip ko, nasa isip ko ay umabot na siya ng 250 to 300. Kasi mabigat po yung manok talaga natin. Ayan o. Ayan po. Sobrang laki kasi ng manok natin guys. Siguro sa Friday, pwede na siguro to. Kapag umabot sila ng 1.3, magdadala tayo ng bagong timbangan. Yung medyo malaki-laki para makita natin. Maganda po yung tubo ng manok natin. Halos pare-pareha lang yung laki doon, yung nasa malaking kulungan natin at saka yung dito. Ito lang yung inuna ko. Ito lang yung nakuha ko eh. Ito lang yung nahuli din ng ito lang yung nahuli ko at 30 piraso nandiyan sila. Kasi yan yung unang i-dispose natin. Pag dispose natin ito sa Friday, kukuha ulit tayo ng 30 doon, lalagay ulit natin diyan sa lumang ating kulungan para naka-levate sila at mga isang linggo, tapos lagyan natin sila mga isang linggo diyan para ano, maging malinis yung katawan nila, hindi na sila nakakakain sa lupa. So, yung feeds na lang talaga at yung tubig, vitamins. So, balik tayo dito. So, dito sa amin guys, umaabot ng mura lang, 190 per kilo yung kuha. Yung kuha, hindi, address na yon, wala ng atay, wala ng paa, wala ng lahat lamang loob, wala na. So, 190 per kilo yung dito sa amin pag may kumukuha. Pero pag naibenta na to sa market, umaabot siya ng 260 per kilo. So, malaki yung tubo nila. So, iniisip ko, try ko muna sa mga kapitbahay natin na magbenta. Ibenta na yung iba sa mga kapitbahay. Tapos yung iba, yun na yung doon na sa, ano natin, sa yung kukuha talaga dito. Para makatikim din tayo guys. Alright. Ayan po. Oh, yan. Asa na yung si Shaolin? Namiss ko na si Shaolin. Tagal-tagal na hindi nakapag-vlog. Shaolin! Tukoy! Ito na pala yung ato na, ko natin, oh. Manok natin. Yan, di ba? Ganda. Malaki. Malaking malaki. Ito naman guys, yan, ito yung panibago. Kumuha tayo ng panibago. Ito mas makapal naman yung ano niya, yung balahibo niya. Dito sa likod, yan, oh, medyo napakakapal na. At dito sa harapan, makapal na rin. Op. At malaki na yung dito niya, oh. Ayan, oh. Kita nyo guys, di ba? Oh, yan. Ngayon po siya kalaki. At timbangin ulit natin. Para hindi nyo sabihin na, ah, isang manok lang naman yun. O, eto. Panibago para makita nyo guys. Ano? So, yan. Yung manok natin ay busog. Ayun paa. Malaki yung paa. Malaki yung katawan. Maingay. O, hindi natin patagalin guys. Ayan, yung ganun pa rin. Parang hinihingal. So, ganun talaga yung mga manok guys. Broiler natin. So, timbangin natin ulit. Ayan, para makita nyo. Huwag kang malikot-nok. Ayan po. So, ayan pa rin. Umabot pa rin siya ng 1 and 150 grams. So, sagad na yan, guys. Ayan, sagad na yan, oh. Ayan, oh. Ayan. So, yun na talaga. So, 2.50 tapos 3, 1.3. So, sa ganito kabigat guys, yung iniisip ko ay umaabot na talaga sila ng 1.3. Sagad na kasi tapos na mabigat pa yung manok natin. Ayan po.
Ayan. Para hindi nyo sabihin na isang manok lang yung tinimbang natin. Diba? Para fair. Para malaman din ng lahat na yung mga manok natin ay pare-pareha lang yung laki. Ayan po. Shaolin! So by Friday siguro, or siguro bukas, o by Friday, pwede na natin silang ma-dispose. Right, so tingnan natin, kuha ulit tayo ng isa para hindi kayo magtanong. Alright, ito na yung pangatlo. So, ayan, ito na yung pangatlo natin guys. Ito, makapal din ang balahibo niya. Medyo madumi na yung dito niya, kasi sa ipot, ayan, makapal yung balahibo sa dito sa ibabaw. Malaki na yung dito sa likuran. Halos naka yung paa niya, sobrang laki din. Ayan. Tapos parang nakayuko na sila, kasi malaki na po sila talaga. So ito na yung pangatlo guys. Walang halong biro. Para makita natin. Ayan. Kitang-kita nyo, di ba? Pero saglit lang para fair. Ayan, papakita ko sa inyo. Ay, wala kang tumalon. Hindi, babalikan ko muna to, baka tumalon at mapilay. Mamaya papakita ko sa inyo guys yung loob ng kulungan natin. Huwag kang ano. Ayan, yung ganun pa rin sila guys. Ayan. Ayan po. Sobrang laki. So, ito na yung pangatlo guys ha. Ito na yung pangatlo. Ititimbangin natin para makita nyo. Masyado siyang ano. Pasensya na. Isang kamay lang yung gamit ko guys. Kasi yung isang kamay ko nakahawak dito sa ano, sa camera. Ganyan kaya. Ayan. Ayan. Kitang-kita naman guys. Ayan o. Ayan. Sagad na o. Ayan, ayan sagad. Maririnig niyo yung tunog. Ayan. So sila po ay pare-pareha ng timbang halos. So, yun nga, iniisip ko na nasa mga 300 na sila. So siguro mga Friday nga. So ito yung pangatlo natin, yan. Walang daya yan ha. Para makita talaga ng iba na hindi natin minamagic yung ano. Minamagic yung pagtimbang para na maipakita na maganda yung manok. Para fair, ayan. Galing dyan sa zero, yan yung zero talaga, papunta sa bibitawan ko guys ha, bibitawan ko ha. O, ayan. Sagad na siya sa 1 kilo and 150 grams. So, ganyan po. Ayos guys, ayos. Alright, tulad na sinabi ko kanina guys, papakita natin yung loob para makita nyo na pare-pareha talaga sila ng laki yung nandito sa loob. So, ayan po. Siksikan din po. Ayan. Tapos dito sa kabila. Ayan. Tulog yung iba. Ayan. So sila po dito ay 30 pieces at pare-pareha yung laki. Alright. So, ayos. So, yun guys. Yun yung mga broiler natin na nandito sa luma nating kulungan. At ito yung una-una nating i-dispose. So, siguro by Friday, huwag kayong mag-alala, magbibideo din ako by Friday. Siguro makakuha ko ng panibagong timbangan. Maghanap pa ako. Yung bagong timbangan para matimbang natin sila talaga bago natin sila katayin. So tomorrow, magre-ready na ako tomorrow ng kung anong gagamitin dito sa manukan, dito sa farm natin para sa pagkatay sa kanila. So yun, maraming salamat guys. Siyempre kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit na rin yung bell notification para may updated ka sa mga video na i-upload natin sa ating YouTube channel. So maraming salamat guys. Happy farming. Bye-bye.